So, kanina guys, ay ako ay nag-cookery sa aking school. So, may mga leftovers na kamatis, na dapat ay pang-garnish ko, labanos, ano pa ba yung nandyan? May sili yung bell pepper. And then, may leftover akong hipon. So, I decided po na lutuin siyang sinigang, di ba? So, ayan. Sayang yan. So, papakuluin ko lang siya ng bonggang-bongga para lumabas yung kanilang lasa. Gusto ko guys, bago ilagay yung hipon, ay yung lutong-luto na si gula, yung lumabas na yung kanilang ano ba, lasa. Yan. So, meron din ako nakitang malunggay dito. Tada! O, yan. Ilalagay ko yung malunggay na yan. So, hugasan ko lang siya mamaya. Sadyang hindi ko guys inaaris yung tangkay kasi marami sustansya yan sa tangkay. Kaya ganyan ako pag nagluluto ng malunggay. Este ng with malunggay. Ayan, hindi ko tinatanggal yung kanyang tangkay kasi mas marami ang sustansya. So, balikan natin to guys. Mamaya-maya lang. Guys, kulong-kulong na siya and luto na yung labanos and kamatis. So guys, nalimutan ko sabihin kanina, nilagyan ko na pala to ng asin. Tapos sa nyo pong pakalagyan ng asin kasi yung inyong sinigang mix ay maalat na rin. So, huwag nyo munang pakalagyan ng asin. So, ngayon po, since yan ay lutong-luto na, ay ilalagyan na natin yung shrimp. Ayan, kasama ng balat para mas masustansya. Ayan. Kaya yan siya guys, may balat-balat kasi nga mga leftovers siya doon sa ginawa ko sa cookery kanina. Ayan. So, isasabay ko na yung malunggay guys kasi ayaw ko ma-overcook yung shrimp. Hindi ko bet na overcook si shrimp. At ayaw ko rin naman po na half-cook itong si malunggay. Yung iba kasi pag nagluluto ng malunggay, lalagay nila si malunggay tapos papatayin na yung gas. Ay ako po ayoko po, gusto ko po yung niluluto ko si malunggay kasi mahirap yan tunawin sa chat. Kita nyo naman diba? Pag poops nyo eh, buo-buo pa si malunggay. Tsaka ito guys, si shrimp, pandali yung maluto, tinan nyo, luto na agad. Kaya kailangan na nating isabay agad si malunggay. Yum. Mas malasa ito guys kung lagyan nyo ng patis. So ilalagay ko na rin si sinigang mix. Puro leftovers nga guys itong nilalagay ko. Leftovers din ito si sinigang mix. Yay! Shuyap! Ganyan lang po kadali magluto ng sinigang. Hindi ko po siya masyadong sinabawan. Kasi pag masyado pong maraming sabaw, ano po siya, yung nawawala yung lasa ng hipon or ng bangus or ng kading baboy or manok. Pag masyadong maraming sabaw. Ayan. Sakto lang yan, may hihihupin ka ng sabaw. Ayan. Tapos tuto na yan, guys. Ganyan lang kasimple. So, ito na guys, yung ating finished product. Yum! Diba, 5 minutes lang ito na. Kain tayo!